isang linggo lang, itinalaga ni Pangulong Aquino sina Attorney Makabanggit Lanto at election lawyer Bernadette Sardillo bilang mga bagong commissioner ng COMELEC. Pero hindi pa man nag-iinit sa kanilang kinauupuan, umatras na ang dalawa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sabado umatras si election lawyer Bernadette Sardillo sa appointment bilang bagong COMELEC commissioner. Dahil daw yon sa kahilingan ng kanyang pamilyang manatili sa pribadong sektor at dahil sa isang kaanak na may sakit. Kanina si Atty. Makabanggit Lanto naman ang umatras. Ayon sa kapatid ni Lanto ni si Atty. Benjamin, Sabado kinausap daw sila nito kung itutuloy pa ang alok na posisyon sa COMELEC gayong kabi-kabilang isyu ang ibinabato sa kanya. Naukat kasi ang pagkakatanggal ni Lanto bilang kongresista ng 2nd District ng Lanao del Norte noong 1994 dahil daw sa dayaan. Inintriga rin ang appointment niya dahil ang rekomendasyon para siya maitalaga nagmula kay Liberal Party Campaign Manager Senator Franklin Drilon. They're not used to this kind of attacks. Sabi ko rin, di naman ata maganda, no, if you pursue the position na bumukha tayong garpal sa posisyon. Naka-apekto rin daw sa desisyon ni Makabanggit ang pag-atras ni Atty. Sardillo. Mas gusto raw sana ni Atty. Benjamin, dating lead counsel ng Liberal Party, na sumalang si Makabanggit sa Commission on Appointments para malinis ang pangalan nito. Kailanman daw, di sila nasangkot sa dayaan. Tingin ni Atty. Benjamin, naipit ang kanyang kapatid sa mga nag-iintrigahan kaugnay sa eleksyon 2016. Naiyak pa nga si Atty. Benjamin nang paalis ng COMELEC. Masama loko doon sa dalawang pagkaka-decline, especially si Ben Sardillo. Sayang. Hinihingi ko lang kung pwede. Kung mag-appoint na kaagad. Sinigurado naman ang palasyo na pupunuan agad ang bakanteng posisyon sa COMELEC. Rest assured po, it will be resolved in a timely manner. Sabi naman ng COMELEC, kahit kulang ng dalawang commissioner, all systems go na raw ang eleksyon sa Mayo. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.